Good afternoon mga idol. Sa video na to maglalagay tayo ng tube liner sa gulong natin para hindi tayo basta-basta maplatan. Ito pala yung mga gagamitin ko, papakita ko lang sa inyo. Yan, yan yung mga gagamitin. Ito mismo yung tube liner o tie liner ba tawag nila dito. Tapos DIY ko lang tinidor. Hindi ko ano alam kung paano. Tapos ito naman, napapansin yung goma. Sisingit ko lang to sa may bandang rim para hindi tayo magasgasan. Papatungan ko muna nito bago yung tinidor kasi ano eh, baka magasgasan eh. Tapos ito naman, hindi ko alam kung paano, anong gagawin ko dito. Tapos ito yung panghangin natin mamaya. So ngayon, simulan na natin para matapos agad natin. Simulan na natin yung paglalagay nito. Una, tanggalin muna natin, alisin muna natin yung hangin nito para may lagay natin. Wala akong gamit kung ano. Ito lang. Kung masira man, may pera naman siguro kayo eh. Tanggalin muna natin yung hangin. First time ko lang gagawin to, ngayon ko lang gagawin to. Dapat lagi kayo may extra pera para kundi nyo magbalik, alam na saan magpupunta. Bay sa nalo, bay shop. Walang kung tama itong ginagawa ko eh. So, tanggalin na natin sa pagkaan. Tanggal ko na siya. Ang hirap. So ngayon ilalagay na natin ito. Yung mismong... Ito na siya. Lalagay natin dito sa mismong gulong niya para iwas plat sa pag nag-ride. Iwas gastos din. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko eh. Pero kasi may kapadyak naman tayo na nakita ko naglagay nito kaya parang ginaya ko na lang siya. Pero syempre mas magaling yun kasi nagkagawa talaga yun ng bike. Dito, trinay ko lang. Wala talaga ako experience dito. Ngayon pa lang. Kaya tip ko sa inyo, dapat may tabi kayong pera para ano mangyari. Parang ang dali lang niya labihan pero sa totoo mahirap. Papakita ko sa inyo. Yan yung loob niya. Hindi ko alam kung sakto na yan. Basta nilagay ko na lang. Papansin nyo naman siguro. Bahala na si Batman. Si Batman na naman. Ayan. So ngayon, ibabalik ko na mismo to dito. Ipapasok ko na ulit. Ah, madali lang siya ibalik. Igaganyan mo na siya. Ganyan. Mahirap lang yung pagpanggal. Dito na pala may mabat ang dali, pero pag dito na, mayroon na. Nabalik ko na. Okay na. Ngayon, papakapain na natin. Check natin ito kung tabi niya. Natin yung pinagbabawal ng tubig.
matagalan. Ilan? Dito ako matatagalan sa pagbubomba. Sira kasi ito eh. Yan, pwede na. So, sa kabila naman tayo. Ganun pa rin yung paggawa nyo sa tulad din sa una. Pahangin. Tapos din, hinirap dito sa likod. Pumupunta siya sa kabila pag habang nilalagay. So ayan nga, nalagay ko na siya. Yung hangin, di ko alam kung sakto lang ba ito o balik na natin ito. So ayan nga, makakapag ride na tayo ng mapayapa. Kasi nga may tube liner na tayo. Malaking tulong ng tube liner na to pag mga long ride o kahit sa bike patrabaho na mga bike to work lang. Kasi nga yung dati kong bike na may ganito din, may tube liner rin, inabot siya ng 6 months ata siya na hindi siya napagdatan. Kasi may makasabayan ako na flat na rin yung mga gulong nila. Malaki talagang bagay pag may tube liner ka. Kahit umano ka din sa mga bato-bato. Kasi kahit bato-bato lang yan, maano yan eh, nakakabutas pa rin yan. So, yun nga yun, yun lang yung video na to. Hindi ko naman sabi na tutorial o kung ano man. Pinakita ko lang kung paano maglagay nun. First time ko maglagay, kaya yun, successful naman. So, paano ba yan? Sa susunod ulit natin na video para iwan ko ano ulit natin ma-upload. Pero, sa ngayon, ito lang muna. So, ingat-ingat kayo. Salamat.